Magandang araw sa ating mga viewers from Bataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac, and our YouTube channel subscribers. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. For today, Mrs. G, ano ba ang iyong i-share na recipe sa ating mga isa sa mga sikat na kapampangan pastry, hindi kasi yung petit fortunes. O yung iba po ang tag dito, petitos, ano? Yes. Pero yung iba naman, cashew. Para siyang ano, cashew macaroons. Macaroons. So, in fact, may nag-request po nito when doon po sa YouTube, naka-upload na po kasi yung aming coconut macaroons recipe. Sabi, yun naman pong petit fortunes. So, pag po kayo nga alis, we will share with you our recipe of petit fortunes. Magandang araw po. Kasama ko po ngayon si Edwin at gagawa kami ng isang kapampangang delicacy. Nung araw po, takaw na takaw ako ng bata ako pag nakakakita ako nito kasi talagang masarap siya. Now, I already know how to make it, although may konting variation akong ginawa. Kaya ituturo ko naman po yung version ko. These delicacies are called petit fortunes. Parang macarons po siya, kaso imbis na coconut, kasoy ang nakalagay. You are going to observe our ingredients. Marami po ito kaysa dun sa dinictate ko kasi we doubled the recipe. Mareregalo po kasi ako eh. Kaya ginawa na namin. So while Edwin is melting the butter, isi-separate ko na po itong mga itlog. Napakadali lang pong gawin itong recipe nito. Halo-halo lang. Wala namang sikreto ito. So you need kung one recipe, kung one dinictate ko for egg yolks. Dito po, 8 itong ginagawa ko kasi nga, dinoble nga namin. They are called petit fortunes because they are really, parang lang eh. Kung maliit, malaki kang kumagat, isang subo lang. 2 bites lang ito ang dalagang size nito. What we're going to make is about 4 times bigger ng original. Petitos ang naririnig kong tawag ng mga matatanda nung araw dito. Petitos. And then the original recipe, tinatabi po nila yung egg white na iba. Parang sa recipe yung binigay ko sa inyo, they'll just be using the 2 pieces of egg white. Nanghinayang naman ako. Ako naman sinanghinayang. So sabi ko, ilalagay ko na lang lahat. Now, i-mix mo na yung yung flour at saka sugar. Ito yung hindi delikadong gawin. Walang kadeli-delikado. Kahit papani. Dapat naman, kasi mahal yan eh. Dapat di na delikado pag mahal. Kahit, huwag po kayo mag-alala kahit na lima. Pero mas maganda pong lalabas yan kung imimix nyo muna yung sugar nyo at flour. Para hindi magbuo. Para hindi magbuo-buo. Napakadaling gawin. Pwede. Nung bata ako, tinitindo ko ito. Masarap naman silang magnegosyo eh. Walang puhunan. Kasi kinukuha lang sa akin yung mga ingredients. So, habang binimix po ni Edwin yun, I'm going to beat the egg whites. Kung wala man kayong mixer, pwede na po yung wire whip. Thank you.
ako na magbit nito. Oo, i-add mo na lahat yan. Bali po, pinaghalo-halo natin lahat yung ingredients. Kaya sa, nasabi ko, wala pong kabilay-bilay ito. So, ngayon po, nilagay ko po yung egg yolk. Alam ka lang gumagawa ng macaroon dyan talaga eh. Kaya nagulat ako nung nabasa ko, ang tawag pala lang talaga naman nila dito. It's a cashew macaroon. Ano nga lang po, pag-mix natin isa-isa para mahalo siya mabuti. Oh, it has, doesn't have to be very stiff. Tama lang po, na ano, nabit. Lagdag naman natin yung kaso. Kaya ko lang ginamit ang mixer kasi dami. Pero kung yung recipe isa lang na nasa original na ano, maski wire whip lang, kaya na ito. Kaya lang ng ano yun. And the egg whites will deflate once na na-mix na po sa ano, yung sa kasoy. So, pag na-mix na muna na yan, i-add mo unti-unti yung egg white mo. Oh, egg whites. I-add po natin konti-konting egg whites. Para ma-mix siya mabuti. It has to be softly beaten. Hindi yung talagang firm na firm. Bakit kailangan ganyan pagkabit? Para ano siya, pagka nag-binake yan, iibabaw yung ating imbula ng egg whites. Yung egg whites, medyo crusty sa iba. Meron pa isang method dyan. Kung gusto mo talaga matigas yung crust sa ibabaw, pati yung in the whole egg, ibibit mo. All the years na nagbe-bake-bake po ako, ang dami na namin recipe na ipon. All the years. Hindi nata magkasya dyan? Kasya. O fold lang. Gamitin mo na yung scraper. Pwede na yan. At saka mukhang umaapaw. Konti na lang yan. Hindi, kukuha ko na ibang lalagyan. Mahirap paluin. Yun. So, meron pa siyang konting bubbles, Edwin. Meron pang egg white na hindi na halong mabuti. Para ano na lang, kamot. So, the mixture will be bubbly. Okay lang po yun. Dahil yan po yung bula ng itlog na nag-uumpisa ng ma-deflate. Dahil nga, minix na natin dito sa mixture na may butter. All you have to do now is to keep on stirring this while you are scooping it. We'll be using a 1/8 cup measuring cup. Ilan degrees yung oven? 350. Until nicely brown. Well, ilang minutes ka? 17 to 18 minutes. Okay. So, 17 to 18 minutes daw. Haluin mo kasi yung mga kasoy nasa ilalim. What is on top? It's just the, ano, the cream. Sarap mo to. The oven should be preheated to 350 degrees Fahrenheit. And you will bake this for about 18 minutes. Ito ang yung ano na ito, no? Cups? Oh, 1/8. This is 2 tablespoon size.
So from the recipe that we dictated, that we gave you viewers, you will get about 42 pieces, 42 po hanggang 45. Ayun, dahil dinoble namin ito, at malalaki naman talaga, 84 pieces. Pero yung talagang petit, ang isa nito magiging apat. So, we're going to bake them in an oven na nakaset ng 350 degrees Fahrenheit. So again, inano po namin ito, minelt namin muna yung butter. Tapos, sineparate ko yung itlog, minix ni Edwin yung flour, yung kasoy, cream, yung cream, asukal, doon sa egg. Tapos, binit ko naman yung butter. Very, very easy, very simple. So, you'll now bake this in a preheated oven at 350 degrees. 350, ano? 350 is 17 to 18 minutes. Okay. Tapos na. Okay. And then, if you want, yung original pompetitos, nilalagyan pa nila ng powdered sugar sa ibabaw. And instead of kasoy, they put cherries, small pieces of cherries, sa gitna. Kaso, naubusan na yung cherries. Pwede rin naman ang kasoy. Pero maganda kasi pag powdered sugar, tapos talagyan mo ng cherries sa ibabaw. Red, tsaka green. Red and green cherries. Nagpapahanap ako kahapon, wala na pala. Okay, bebake na natin to. Ilagay natin sa tray. Para dalawahan. Para madaling buhatin. At saka hindi agad masunog sa ilalim. So, this is our finished product. Ilang minutes ito, Edwin? 17. 17 to 18. 17. Basta yung kulay po ang titingnan Yung kulay ang titingnan para alam nyo kung luto na. Because ano pa naman ang lulutuin natin dyan? Kukunti yung arena niya. Yung itlog. Itlog. Sandali lang lutuin ang itlog. Pag ganito na po yung kulay. O, pag ganyan na yung kulay, tapos na yan. Pwede na kayong magregalo at hindi kayo mapapahiya. So here we go. Ito na ang ating finished product, ang ating Petit Fortunes. I remember nung bata ako, ting uwi tayo galing Manila, mayroon tayong dinadaan ng pasalubong store. Isa ito sa paborito namin. Sigurado, papabili kami. Pero maliliit sun, no? Mas maliit sila. Mga 1-4. Siguro itong isang magiging alam ko, mga 6. Ganyan lang siya. Very, very. Parang sinlaki lang nung yung lumang curly tops, ha? Hindi yung curly tops. Kaya medyo dry sa loob yun, dahil sa kanipisan. Mm-hmm. This one, yung iba, yung original recipe niyan, ang egg white na iba, hindi nila sinasama. Mm. Ang ginawa ko, isinama ko. Okay, so ito ang kinalabasan. Ayan ang kinalabasan. Kaya ang labas niya, ang itsura niya sa loob, para siyang custard na petit. At moist, ano? Yes, I think this will more be moist. Mas masarap, mas masarap siguro kainin to kasi moist. Moist siya. Kita niyo naman, no? Gusto ko matikman niya kasi yung unang recipe yung ginawa ko, binawasan ko yung asukal. This one, natikman ko kasi matabang po ako talagang tumimpla. Now I want to taste this. Yun naman siya matabang. Tama. Hindi yung additional na sugar na nilagay ko. Hindi siya matabang, hindi siya sobrang tamis. Tama-tama. Malalasahan mo pa yung kasoy. And it is moist. Creamy sa loob. Creamy. Tapos yung kasoy niya medyo chewy. Tamang-tama po ito. Magpapasko na. Magandang pang regalo. You can bake them smaller. Kung, kung matyaga sila, ako hindi. Nakakabitin po yung maliit. Pero kung gusto niyo makarami yung kakain, dadami yung bibili niya, liitan ninyo. Grabe. Mas moist na version ng petit. No? Try it. Yung ano ito, traditionally, they sip powdered sugar on top. Now, if you're going to sip powdered sugar on top, it will add a little bit more of sweetness. Bawasan nyo lang konti yung sugar. Or, huwag nyo nalang masyadong damihan yung powdered sugar. But anyway, powdered sugar is not lang, hindi naman lahat asukal yun. May cornstarch yun. Kaya lang, hindi ako masyadong maano sa matamis. And then, they put cherries on top. Maganda yun kasi kung moist ito, di ba? Medyo hindi masyadong didikit yun. Kasi malalagay nila. I don't know if it's before baking or after because
I taste the cherries. I don't like cherries kasi pag hindi naman bagay. Mas bagay ito dyan. Then ito na lang, huwag nyo nalagyan ng cherries. Mas bagay ito dyan. Yun lang kasi sa ano, itsura lang. Maganda. Mm. May red, may green. Okay. But I like this better. Wala naman fruit eh. Bakit lalagyan ng cherries? Cherries nga nakalagay. So for your questions, comments, and suggestions, just leave us a message sa amin pong Facebook page, facebook.com/Mrs.Galang's Kitchen. And for our old episodes, naka-upload na po sa aming YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen. Sana po nagustuhan ninyo ang aming pinakita today. Maraming salamat po.